Hinahanap namin yung bahay ng taong may pinakamaraming bike. Hindi ko sure. Hindi ko lang sure kung sa Pinas o sa Metro Manila. Baka bang mundo? Ito na yung guardhouse nila. So, turn right on San Salvador. Ang anyways, puntahan natin ang may pinaka maraming bike na kakilala ko. 128 hinahanap natin, boys, ha? San talaga? Pasto na to eh. Grabe, may slight ahon pa, guys. Boys, malapit na daw, sabi. Basta yung may pinakamalaking bahay, yun daw yung bahay ni Paolo. So guys, sinahanap namin yung bahay ni Paolo Abes, ang taong may pinakamaraming bike dito sa Pilipinas. Eto na! Nakita ko na! Oh, ba't sila na yung gate? Di tayo welcome! Sila na yung gate, guys! So galing tayong Sumulong kasi umahon muna tayo. Napapayag ko yung isa sa mga nakilala natin sa Instagram dahil sa biking na ipakita sa atin yung kanyang collection ng bikes. Oh, by the way, kasama ko ang aking mga bodyguard. This is Nico and this is Leo. 10K lang sila, basta saman lang nila ako magbike. Wow! So malapit na daw, basta daw yung may pinakamaraming bahay, boys. Ay, eto na yun! Puting gate daw eh. Okay. Tara, pasukin natin. Let's go, boys. Actually, yan, totoo niyan. Makikain na rin tayo. Kasi nagkape lang kami sa Sumulong eh. So, makikain tayo ngayon. Ay! Nakabukas na! Hi! Welcome! Hello, pa! Pwede ba kami manggulo? Of course. Kasama ko si Nico, si Leo. Hello! Welcome! Papasok na kami. Ahon kayo. Ahon. Whew! Makeup ko di nalusaw sa ahon, guys, ha? Siyempre, nag-retouch tayo for the vlog. So, pasok tayo. Come on, come on! Sa bahay, sa mansyon ng taong may pinakamaraming bike sa Metro Manila, kundi man sa Pilipinas. Kasama natin si Sir Paolo Abes! Yeah. Hello! Oh, yeah. Hi! May dance number. Hi, Paolo. Magkaya ka muna sa mga subscribers natin. Hello! Good morning, everyone. Thank you, DJ Chacha, for visiting us. Actually, thank you sa pagpayag na ipakita yung iyong bike collection. Pero gusto ko lang sabihin, bago tayo mag-start na isa-isahin yung bike mo, na ngayon binibilang ko 1, 2, 3, 4, 5. Pero guys, kulang pa to ng dalawa kasi hindi niya pa nadala lahat. Kasi nandito kami sa bahay ng mom mo. Parents ng ko, parents yes. Ni Pao. Dito ako lumaki, yes. Bakit di mo dinala yung dalawa pa? Hindi na kaya ng powers ko eh. Inutusan? Sorry na. Okay, so what do you do for a living? Ilan taon ka na and gano'n ka nakatagal na nagbabike? Yun. So I work for an IT company. So I'm a managing director. I'm 44 years old and I've been biking since siguro 7 years old ako. Pero I rode cycling 3 years ago. Okay, so before mountain bike. Nandito ba yung first ever na binild mo? Or hindi, wala na siya dito? First ever na binild ko by myself, nandito yung factor. Na ikaw talaga yung bumuo? Ako yung Pero bumuo, yung first yes. ever bike mo? Wala na eh, na pamigay ko na. Wow! Sana all namimigay kasi kami nagbebenta, hindi namimigay. Pero kailan nag-start yung hilig mo sa bike? Kasi
Yung pong mga bike na kinokollect ni Pao ay hindi lang basta-bastang mga bike. This is worth hundreds of thousands in pesos. Kanina in my mind, kinocompute ko na siya. Hindi ko sure kung i-reveal sa atin ni Pao, but in my mind, parang umabot na ng 5 million yung nagastos niya sa mga bike niya. In the last 2 years. So kailan nag-start yung hilig mo na, ay teka, gusto ko nito, gusto ko ulit nito. Why collect so many bikes? Nararide mo ba lahat yan? Well, honestly, yes, nararide ko lahat. I try to ride twice a day. Uh-huh. Siguro yung serious na talagang nag-try akong to move up dun sa parang brands of bike, mga 2 years ago. Bakit? Siguro Italian bikes, halos. Hindi kasi, may bad experience ako one time sa... Nung parang nag-bike ako using, yung first ever road bike ko was a Decathlon. Okay. B-twin. Uh-uh. Tapos, medyo... I just wanted to try it out kasi may bad experience ako dahil parang when I went to this coffee shop, parang pinagtitinginan ako kasi their bikes were like so expensive. Grabe! So sabi ko... Seryoso! Parang minatak parang, nila. Parang tiningnan ako mula ulo hanggang paa. But no, kidding aside, I just wanted a bike no, that alam kong... I-ride ko talaga every day. Mm-hmm. Hindi ba nagagalit si wifey? Kasi si Pao is married with 2 kids. Yes. Actually, yan dyan si wifey ngayon, nakikipagkwentuhan sa mga kasama natin dito. Yeah. Pero hindi ba siya nagagalit na ang dami mo masyadong bike? Nagagalit, normally, kasi... Binibigla mo na lang ba siya o pinapaalam mo? Parang one time na lang, papasok na sa kwarto, uy, may bago ka palang bike. Ang pinaka-funny story dyan, nakapag-ahon kami mula bahay hanggang ahon coffee na hindi niya alam may bago akong bike. Nalaman lang niya nung merong isang... May bumate. Oo. At binuhat yung bike. And then napansin niya na bago pala yung bike ko. Oh my gosh. Yeah. So mabait masyado si Matt. Okay lang na binibigla ka niya. Hindi ka niya inaaway wala after na yun. Magawa, oh my gosh, may bago ka na namang bike. Wala na siyang magawa eh. So, pero ano, she's also into road cycling. Kaya... yun, napahilig ko na rin siya sa bike. Kumbaga, inaya mo na rin para hindi ka na niya masyadong warlahin yes, sa dami ng bikes mo. Yes. So, one by one, iisa-isahin natin yung specs ng bike niya, ano-ano itong mga bike collection niya. Unahin natin si... Ito, ang pinakamaganda. Ito yung favorite. Oh my gosh! Ito yung latest mo. Yes. Okay, sige, talk about the this bike. This is my latest bike. It's a Pinarello Dogma F. Mm. This was released... parang a month after I bought yung Pinarello F12, yung kamukha nung meron kayo. And when Pinarello released it, talagang I knew in my mind I needed to get this bike. No? So, I ordered this directly from Pinarello Philippines. Uh-huh. It was built and shipped from Pinarello Italy. Uh-huh. Naka-Dura Asia. May nakalagay na made in Italy? Wow! Merong, may certificate. Kasi alam mo, sa mga hindi po masyadong nagbabike, pag made in Italy versus made in Taiwan or other countries, mas mahal, di ba? Sabi nila, pero halos naman... Pero paano mo malalaman na talagang sa Italy yan ginawa? May nakalagay dito, parang designed by Pinarello in Trenzo. Okay, so pag made in Italy na Pinarello, mas mahal compared sa pag hindi doon ginawa. Saan pa ba iba ginagawa yung Pinarello? Pinarello, alam ko, Italy lang. Okay. Italy lang, oo. Tapos, yeah, it's Dura-Ace, the 12-speed group set, electronic. Mm-hmm. And then, complete bike na siya. Wala na akong dinagdag. Inisip pa. Wala ka nang inayos dito. Yes. So, yung cost ng bike is... Sige na, sabihin mo na sa amin. Wala na dito si Matt. Magkano yung total cost nitong bike na to, nitong napakagandang bike na to? Inabot siya ng mga 800. Oo, 800. 800,000. Pero one year ko naman siyang in the making, no? Pero ilang months ka naghintay before mo siya makuha? Halos 12 months. So 1 year din? Halos 12 months. Kapag bibili ka ng ganun kamahal na bike, parang minsan ba sa utak mo or may mga nagsasabi ba sa'yo na wag, sobrang mahal, sayang, nagde-depreciate yung cost niyan and all that, or ay, dead ba ako sa inyong lahat, gusto ko to, bibiling ko to. Ito siguro yung bike na first time kong nakita, parang babae, diba? Na love at first sight ka? Oo, love at first sight talaga. Ay, magagalit kasi, si Matt niyan. Sino mas maganda? Si Matt o ito? Siyempre si Matt. So, may mga bagay na ganun na alam mong pag-iipunan mo, paghihirapan mo, pag may gusto ka talaga. So, ito yun. Grabe yung pagka-love niya sa mga bike, ano? So, 800,000 pesos. Kamusta yung ride ni Pinarello Dogma?
apparently, ano siya, komportable naman siya. Mm-hmm. Compared to my other bikes, ito yung parang feeling mo pinakamabilis ka. Ah, talaga? Tsaka parang pinaka-pogi pag ito yung gamit mo. Not really sure. Ano naman ako yun? Nakatakip. Mamaya tatanong ko yun. Ano yung bike na parang pag yun yung gamit mo, feeling mo pinaka-pogi ka? Lahat naman, I feel proud when I ride all my bikes. So, basta ang importante, masaya ka pag nagbabiking lang naman yun. Uh-huh. Okay, so let's talk about your next bike. Ito naman yung Specialized S-Works. Oo. Yes, so... Guys, teka, ingatan nyo, 800,000 ha? Umayos kayo! Dasalan nyo yan! Ito yung S-Works Venge. This is already a phased-out model ng S-Works. Mm-hmm. They replaced it with SL7. Maswerte ako dahil hindi na binibenta to talaga ng Specialized, pero I had a chance to meet someone sa cycling community, no? Si Ride Like a Girl, PH. So she introduced me to the manager of Specialized MOA kasi nagtatanong ako ng bench. And then fortunately they had this limited edition Peter Sagan model at my size 52. So when what's your height? 5'11. Okay. So nung may available, 'yun, hindi ko na pinakawalan, nag-down payment ako, and then I waited for like a month to get it. The golden question! Magkano ang cost ng bike na ito? Naku, ito ay, sorry kasi, ako kasi, si Mike lahat nag-aayos ng bike ko, so wala akong masyadong alam. Ngayon na lang ako natututo sa group set and all that. Yeah. Bakit color ano siya? Parang rose gold. Pinalitan ko yung chi. Ako yung nag-build pala nung bike na to. Okay. So binili ko lang siya as a frame from Specialized. Mm-hmm. Tapos I sourced the group set. Yung group set, second hand yan. Okay. Facebook. So, ano yon? Bakit siya rose gold? Yun talaga yung color nung chain. KMC to eh. It's not Shimano. It's a KMC chain. Kunwari, alam ko. May brand. May brand pala yun. Apparently, mas magaan daw siya than Shimano. Okay. Ng konting grams lang. Yun. So, kanina pala, I forgot to ask, si Pinarello, ilang kilo siya? Yan, mga nasa 7.4, mga ganun. And then si S-Works? Si S-Works siguro mga 7.8. So, mas mabigat siya mas ng mabigat konti. Mas mabigat ng konti. So, yung total cost? Dyan. Magkano naman ito kung Pinarello? Yung... 800,000. Huwag mo nang bawasan. Alam na ni Met lahat yan. Pagka tinatanong ko na kung magkano yung presyo, guys, yung asawa, nagpo-photos biglang. Kasi ngayon niya lang lahat nalalaman. No, clueless siya. Kasi yung mommy mo sabi kanina, alam mo ba, pag pupunta ako dun sa bahay, sasabihin ni Paolo, huwag ka umakit sa room. Kasi dun tinatago ni Paolo sa kwarto yung mga bagong bike. So, ngayon, malalaman na ng mom mo, tsaka ni wifey, kung magkano yung cost ng mga bike mo. Magkano tong S-Works bench? Yung total build niya siguro mga nasa 600. Okay, so mas mura ng 200,000. Lahat na yon. Kasi nga, binili mo yung frame. Yung frame lang, how much? Yung frame, 275. Yung saddle, 25,000 tong saddle. Ito yung 3D printed. Upuan pa lang, B, 25K na. Pag parang isang buong sala set na sa bahay, di ba? 25K. Yung wheel set, ito yung Hyper. Very famous na sa mga cyclists. So, it's a Chinese brand, pero quality. Talaga? Quality. Hyper loose. So, hindi siya ganong kamahalan, pero maganda yung quality niya. It's less than 100K. Wow, hindi kamahalan. Hyper. Less than 100K. Hyper. Okay, move on to the next bike. Ito, okay. Gusto ko yung itsura nitong next bike mo. Yung Maduro. Parang, itong bike mo na to. Pasensya na po, wala na kami mga bike stand na ubod sa po lahat ni Paolo sa cost ng mga bike niya. Itong Trek na to, every time makikita ko to pag pinapost mo to, ang ganda-ganda niya. Actually, ito yung bike na paggamit ko. Dami tumitingin? Maraming nagko-compliment. Parang ilang beses na akong tinabihan ng sasakyan, akala ko kidnapin ako. Tapos sasabihin lang, oy, nice bike, gano'n. Ano siya, parang stunning talaga. Actually, parang pagka you're on the road, tapos gamit mo siya, imposibleng hindi ka mapatingin din sa bike. Yes. Oh. Actually, I've had more compliments sa bike na to. Yes, sa Pinarello? Yes. Pero mas mura to. Mas mura to. So let's talk about the bike. Ito ba buo na or binili mo lang din yung frame? Ikaw na bumuo. Yeah, I built this bike as well. Actually, parang accidental purchase siya. I wasn't really planning to buy it. Nauna yung group set. Teka lang, bakit ka bumibili ng group set na wala kang...
ano ba yun? Parang alam mo na bibili ako. Magsa-stock lang ako ng mga Dura Ace na group set dyan para pag may lumabas na bagong frame, kukunin ko na lang. Medyo ganun. Kasi ano, de, bagong labas yung Dura Ace, okay, so bumili ako. I was supposed to put it sa SL7. Meron pa akong isang S-Works, yung SL7. Kasi nakawa nung 5 lang yun. Kaso, tinamad na akong tanggalin yung group set doon. And sabi ko, sayang naman tong group set. Ayoko rin namang ibenta. So, bumili na lang ako ng frame. Ikaw lang ang kilala ko. Natatawa yung mga kasama natin. Kasi ikaw lang, alam mo, gagawin ko yun. Para parang, hindi parang mindset mo na siyang magkakaroon ka ng bagong bike. Guys, gawin natin to. Maganda to eh. Parang positive thinking talaga. Since di mo pa kayang bumuo ng bike, unahin mo yung group set. Para wala ka ng choice. Dahil wala kang choice, bumuo ka talaga ng bike. So magkano ang frame nito at magkano yung inabot lahat-lahat? Yung frame, I bought this second hand from someone I know from Thailand. Pero ano mo to? Size mo to? Mas maliit siya. Intentionally, I got a smaller size. It's a size 50. Kasi mas gusto kong mas aero siya and a bit lighter. So yun, second hand na siya, gamit na siya. It's a nice frame. Ever since I've always wanted a Madone kasi nga yung shape niya. Madone pala yun? Kala ko Madone. 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 So they have three, ano, yung Domane, Madone, tsaka Emonda. If you notice, lahat ng letters pare-pareho. Ikot-ikot lang. So Madone is like the top aero bike ng Trek, no? Yeah, it's a size 50. Mabigat, na, mas mabigat na bike to because mas thick yung mga tubes niya. Ilang kilo? Nasa mga 8.2, ganyan. Pero kamusta yung ride? Same din nung dalawang mas magaang na bike? Mas ano kasi to eh, mabigat siya at the onset, pero once it gets going, maganda. It maintains your speed. Maganda ito, yung halo. Ito, ramdam mo yung acceleration sa simula eh, for both the bench and the Pinarello. Oh, ano pa yung mga ibang nilagay mo dito? Kasi napansin ko, ito, compared sa mga ibang bikes mo, nilagay mo siya ng mga kung ano-anong stickers. Yes, stickers to ng mga anak ko. So, sila naglagay niyan. At talagang wala ka ng choice. Wala akong magawa. Ako one time na iwan mo, nilagyan lang nila. Oh, hindi nilagyan mo alam. Lang nila, yan o, yung mga pusa, tsaka itong mga... Di ka nagalayan nung pagdating. Oh my okay, gosh, ano nangyari? So, remembrance na rin every time I ride. So hindi talaga pala ikaw naglagay, no? Nakala ko sino dyan. Sila, nilagay nila, yes. Alright, so total cost ng bike, yung frame, how much? Medyo may idea na kami kung magkano yung Dura Ace. Yung Dura Ace is magkano pagbili, no? 200,000. And then, yung Trek na brand new, pero this one kasi, nabili mo ng second hand. Second hand. Yung frame, it's like 200,000 lang. So inabot yung bike? Yung bike, mga less than 500. Kasi yung wheel set, ginamit ko lang siya from my old bike. So, chop-chop lang siya na binuo ko. So, mahilig ka talaga ng gano'n, no? Hindi ka usually bumibili ng belt na. Mas gusto mo yung bubuoin mo siya. Yes. Para at least din, sukat sa'yo. Yes. Tsaka lahat ng lalagay mo, yun yung, kumbaga, gusto mo na. Oo, tsaka talagang na-source mo yung mga parts. So. Pero, for yung mga nagsustart pa lang mag-bike, ano bang mas okay? Yung belt na or it's better yung ginagawa mo na... Unahin yung group set. Hindi, it's better yung patsi-patsi na kumbaga, kung ano yung gusto mo, bili ka ng group set, bili mo yung frame na gusto mo, and everything. Which one's okay? I think if you're starting out, it's better for me to buy a built bike. Kasi for one, matatry out mo siya, alam mo yung feel. Ako kasi sa dami na ng bikes na natry ko, alam ko na yung sukat ko, yung adjustments that I need to make on certain parts. No? Pero if you're a new biker, you need to see that upfront. Kaya mas maganda talaga yung built bike for newbies. For newbies. And then, tsaka di ka na mamaproblema kasi ang hirap din maghanap ng group set. Yes, tama. Mahirap siya lalo na last year when there was a supply issue. Now, on to the fourth bike. Tama ba ako? Sa sobrang dami pa, hindi ko na alam kung ilan. Guys, ingatan nyo ah. 400,000. Ayusin nyo. Naluloka si Matt. Ganyan bali yung presyo. Yeah. Okay, ang ganda rin itong factor na to. Yes. Factor ba is Taiwan, Italy brand? Ano ba siya? Kasi I'm familiar with yung S-Works, Trek, and Dogma. Pero si Factor, parang recently lang siya napakilala sa akin. So, ano ba tong brand na to? Italy din ba siya? Hindi. I believe it's a Taiwan-based company. Pero parang yung heritage niya yata. Taray ng mga bike, may heritage niya, guys. Yung parang isang criteria ko when choosing a bike brand, basta yung nasa Tour de France.
na... Ah, so may nag-ano na rin? Meron. Yung, nag-champion? Hindi. yung gumagamit nito is one team lang, yung Israel team. They use the Factor as their bike, no? So, I also built this bike. I purchased the group set. Group set na nauna. Pangalawa pala, yung frame, I bought it from FB Marketplace. So, ano to? Brand new? Hindi siya second hand? Second hand. Okay, it's used already. Pero ano siya, if you will notice, compared to the other bike, it's rim brakes. Anong difference ni rim brake tsaka disc brake? Naririnig ko yan madalas pag-usapan ng mga kasama ko magbike. Pero, like, hindi ko talaga alam. Well, in terms of performance and stopping power, much better talaga yung disc brakes. No? Pero, ang advantage ni rim brakes is more on the weight. Mas magaan, yes. And maintainability. Pero, which one's safer? Safer would be the disc brakes. Okay. Pero, so, kaya ba hindi mo ito madalas ginagamit? Kasi lagi tayong ahon. So, lusong, hindi siya safe. Hindi siya ganun ka-safe. Ramdam mo talaga yung difference if you're using disc brakes. So, talk about the bike, yung mga kinabit mo dito. Kasi napansin ko, ang ganda rin nung medyo kakulay. So, ito, I bought this second hand, yung Factor. Kasama na yung seat post and the cockpit. Kasama na yan. Tapos, I bought the group set sa local shop. No? It's an Ultegra Di2, pero I replaced the chainring with Dura-Ace. This is also the first bike that I built by myself na Di2. And I remember, inabot ako ng madaling araw building this bike. Kasi ikaw mismo. Ako mismo. Ako nag-wire dito. Bawan ng trip mo. Bakit di mo nalang sa bike shop? Yes. I just wanted to prove. To kasi, try. Yeah, that I can build it. So, alam ni Matt yun kasi madaling araw. So, ilang araw ka inabot? One day lang naman. Okay. One day. Uh-huh. Pero walang tulugan yun. And then, this is a Pro Stealth. Pro is a subsidiary of Shimano. Mm-hmm. So, they make components, yung Pro. Tapos the brakes are also, I upgraded it to Dura-Ace. Direct mount siya, so which means that dalawa yung bolt dito sa frame. And then the wheel set, this is also a Chinese wheel set from a company called Majin. Meron sila dito? Like, meron bang, yung kanina nabanggit mo rin na Hyper? Hyper this is, one? Ano, is distributed by Pau Bicycle Shop. Ah, okay. This Pedro. One, kay Pau din? Hindi. Ano to eh, parang direct distributor sila. Kasi so, they're just starting it. Okay lang din gumamit ng mga Chinese brand. Gamit to ni, ano, Jermaine Prado, yung isang professional biker. Oh, yung girl. Siya yung parang bagong brand ambassador ng XR na wheelset. Mas cheaper siya compared cheaper, to. Cheaper, yes. And like, gano'ng ka-cheap yan? Kasi ano yung cheap sa amin, 10K sana. Ano lang yan? Less than 50K lang yan. Pero so, magaan siya. Total cost ng bike and how much mo binili tong second hand na frame? The frame, I got it for like 150K. Second hand na yun, ha? Second hand. And then, yung group set, it's about 100K. Brand new. Kasi Ultegra lang siya. So, total siguro would be about roughly, mga 350, gano'n. Oh, so medyo ito yung, sa lahat ng mga pinakita mo, medyo ito na yung mas okay, budget-friendly, pero hindi pa rin. Budget-friendly, pero hindi pa rin. Okay, so next bike, ito, Canyon. Medyo familiar ako dyan, since ako ang ginagamit ko is Canyon. And I love Canyon, super tibay niya. Bagay, no? Oo nga, no? parang bagay sa akin. Ano size to? Small lang. Small yan eh. Ah, small. Malaki sa akin. Okay, so etong Canyon na to, American brand. It's German. Ah! It's German, oo. Okay. Pero they became popular kasi direct to consumer yung marketing scheme nila, no? So, Ultimate CFSL. Yes. Ito, built na, nung binili mo? Yes, semi-built. Mm-hmm. Brand new. It's also from a friend that I met sa cycling community. Special mention kay Brenton. Oh my God, I know him. Si Brian. Brian Brenton. Brian Hi, Brenton. Brian. He became my friend through this. Gusto ko rin siya i-friend kasi ang yaman niya. Wow! Dami yung bike. Parang mabibigyan niya sobrang, ako ng bike. Sobrang dami yung helmet. Mga 52 yata. Charot! Okay. Sobrang yaman niya. Yeah. So, kay Brian to. Kay Brenton. Yes. Sinip niya from the US, pero binibenta niya dito. Ginamit niya or nagbibenta talaga siya? Brand new niya. Ah, okay. Tinulungan ka niya. Kasi nasnob niya pa ako noon eh. Ayaw niya akong pagbentaan. Akala niya hindi ako seryoso. Brian na, okay, tuloy. So, itong bottle cage Canyon, binigay niya sa akin yun. Sana all, mahal yun. Canyon niya. So, wala na akong
masyadong pinalitan dito except for the wheel set. It's a Roval CLX 64 kasi mas gusto ko yung deeper wheel set sa bikes eh. For some reason. Mm-hmm. Okay, so magkano inabot tong Canyon mo with all the palette ng wheel set? Wag mo yung kasama siguro yung mga palette. 300,000. The base bike was like 220. Uh-huh. When I bought it. Okay. So, hindi masyadong tumaas ang kilay ni Met. Okay, 300. Kinabahan siya. Sa lahat ng mga bikes mo, kasi sabi ko nga, meron ka pang dalawang bikes na wala dito. Sa lahat ng mga bikes mo, which one's your favorite? Si S-Works, si Trek, si Dogma? Actually, marami nagtatanong sa akin yan, ba't ang dami kong bikes? Sabi ko pa, yung mga bikes parang anak, wala ka talagang favorite, lahat gusto mo. Pero... Ganun ba? Pag may anak? Hindi, oo. Nagulat ako sa comparison niya. Anak? Iba na yung pag-love niya talaga sa vibe. Okay. So, pero imposibleng wala kang favorite. It's either the first one you bought, kasi minsan pag first bike natin, sentimental tayo. So ayaw natin ibenta, kahit di na natin ginagamit, nasa atin lang. Or yung parang pinakamahal, pwede rin ganon. Or yung pinakamasarap i-ride. Anong favorite mo? Siguro favorite ko in terms of durability would be the Canyon. Oh, diba? Matibay talaga siya. Parang pwede mo siyang bato-batuhin, buo pa din siya. Oo, pwede mo siyang talagang, hindi mo masyadong iisipin kahit dubakin mo siya kasi sobrang tibay niya. Kahit umulan, ganyan. Mm-hmm. In terms of durability, sabi mo Canyon. Yes. Mm-hmm. In terms of overall performance... Oh, lapit ka dito! Hindi ako nangangagat. In terms of overall performance, siguro between Pinarello and the S-Works, the Venge. Venge ang mas maganda? For performance, halos pareho sila ni Pinarello. Pero, anong mas okay na ride? S-Works, Venge, or Pinarello? Yung Pinarello siguro, overall. For why? Nila. Dahil bukod sa mahal? Parang mas ramdam mo na na-absorb nung carbon material nung bike yung mga bumps sa road. Mm-hmm. Although maganda rin naman talaga yung S-Works, walang problema sa S-Works, no. Pero iba rin talaga. Iba lang talaga yung level. Hindi ko ma-explain eh, pero iba lang yung level. Pahiram mo nga sa akin ng 1 week para ma-test ko. Sige. Wow, ang daling kausap, kala mo talaga. Sabi mo nga kanina, meron nang bumibili dapat nito. Oo. So if ever pala may ilalet go ka dito sa mga bike collection mo, this one. Yan yung pinakauna, then the next would probably be the Factor. Okay. Yan yung nasa ang chopping list. Ano ang hindi mo ilalet go hanggang tumanda ka mag 70 years old ka? Akin lang tong bike. Siguro yung Pinarello, tsaka yung S-Works. Yung mga nabanggit, pwedeng iuwi na. Pwede na. Oo, pwedeng iuwi na. What do you get out of collecting so many bikes? Kasi, for sure, alam mo may mga haters, although alam naman natin pinaghirapan mo yung pera and it's up to you kung saan mo yan dapat gastos and I've always believed in that, diba? Na alam naman natin maraming naghihirap pero pinaghihirapan naman din natin yung pera na meron tayo. Why? Why buy so many bikes? Isa ka lang naman. And itong mga bikes na kinokollect mo, hindi naman siya tagte 10,000 pesos lang, super mamahal niya. It's more of, for me, ito, true story to. Parang it really helped me mentally go through the pandemic. Kasi parang meron akong hilig, meron akong pinag-aksayan ng panahon, and something that I just like looking. Tsaka pera, pinag-aksayan pero. Hindi ko na natin hindi. Iiyak na si Pong biglang. Pinatawa ko pa yun. Naiiyak na yun. Tsaka yung parang gusto ko lang siyang tinitingnan. Alam nung wife ko yun, parang gabi-gabi, may nakalabas lang na bike, tapos nakaupo lang ako, tinitingnan ko lang siya. Ganun. Like happiness? Parang... Saan mo siya mako-compare? Parang... Sabi mo kasi kanina, nung una mo nakita yung Pinarello, parang love at first sight. Yung ano talaga, yung shape, yung curve. Ang sabi nga nila, yung Pinarello, pag tinakpan mo yung branding niyan, malayo pa lang, alam mong Pinarello. Kasi yung curves niya. Iba siya. Oo. Sexy. Yes. Unlike yung ibang bikes, pare-pareho yung geometry niya, yung dire-diretso. Uh-huh. Yung Pinarello... unexplainable eh. Talagang it's Italian. May art talaga siya. Grabe niya yung explain yung Pinarello. Parang
he's talking about his wife, no? Nabago pa lang sila, 3 months pa lang sila. Kung mag-i-invest ang isang tao sa mamahaling bike, ano ba dapat yung medyo canyon muna or factor na sakto lang yung price or go na, doon na kayo sa sagad, pinarelo mo na yan agad or kulnago ka. Yun pala, bakit wala kang kulnago na bike? or may inaantay na ba tayo? Nadagdagan mo pa ba to? Ngayon kasi kulang pa itong pinakita mo. Ang nagsasabi kay Mike eh, C68 eh. Wait, nag-order para, ka na? Ha? May bago? Hindi, wala. Okay. So, 7 ngayon yung bikes mo? Magdadagdag ka. May isa ka pang pinarelo eh. Dalawa yung F12. Siya yung gumagamit ni Matt. So, 7 na yung bikes mo. Wala pa ako nakikitang Colnago. Colnago is also parang, di ba? Matindihang bike din yan. Same with, kumaga leveling ni pinarelo yan. Hindi, wala. Magdadagdag ka pa? Last na talaga yung pinarelo. Promise, last na. Hindi, yung totoo. Mga ilang years. Pero gusto mo ng Colnago? Or may mga inaay ka pa ng mga brands na wala pa dito na? Kasi yung mga collector, minsan dapat lahat meron. Honestly, yung Colnago, nung nakita ko nilabas yung C68, parang yan na yun, parang ganun. Pero nung nakita ko in person, iba yung ganda niya in person. So that's what you're eyeing for? Hindi. Oh, natatakot yun eh, tapos titingin sa asawa. Yung ba? May next kang inaay na idadagdag mo sa collection? Siguro may bibilin ako at may budget pambili, siguro it would have to be the Colnago na siguro. Pero, di, for me, yun na yung last. For naniniwala now. Naniniwala kayo, boys? Naniniwala ba kayo? So, kung mag-i-invest ang isang tao sa isang high-end na bike, should they go for Canyon muna or sagadi na nga, Pinarello na? Actually, for me, kinuwento ko nga earlier, Giant is a very good brand. Kaso ayaw akong pagbentahan nung isang shop dito noon. Giant. Huwag mo na sabihin. Bulong mo sa akin. Bulong. Wala, parang sabi nila na wala daw silang stock, ganyan-ganyan. Tapos siguro, hindi nila, ano... Hindi nila alam na may pangbayad ka? Yeah. My God, seryoso. Paano mo nape-feel na ayaw ka pagbentahan? Hindi ka masyadong pinapansin. Oo, kasi I was eyeing for the TCR or the Propel. Alam yun mo, yung gusto ko. Can I just say this to all the bike shops? Minsan kahit gustong-gusto natin yung bike, may ganyang experience ako. Meron akong gustong-gustong helmet. Tapos pumasok kami ni Mike sa shop. And then hindi kami pinapansin masyado ng mga nagbebenta. Kahit gustong-gusto ko, di ko binili. Kasi malaki rin yung factor yung pag-handle nyo sa customers. Malaking factor. In fact, lahat ng mga nabilan ko ng parts, naging kaibigan ko. Tsaka yung bike. Kasi talagang may bond eh, in the cycling community. Yes. Pero, aside from Giant, siguro for me yung Canyon. Pwede na sila dito. Parang iba talagang iba nito. Budget yung sulit value. Sulit ang pera. Value for money talaga would have to be Canyon. Ayan na guys. So, Canyon. Hindi na ako bibili bagong bike kasi naka-Canyon na ako. Okay na. Kay Mike na lang yung pala. Wow! Okay. So, eto naman. Sa lahat ng mga gusto mag-start, na mag-bike, sabi mo nga kanina, yung bikes mo helped you with your parang anxiety, kung ano man yung pinagdaanan mo noon. Pero ang dami ko rin kasi naririnig na may mga tao na kaya nag-start mag-bike. Si Mike, actually, kaya siya mag-start mag-bike is because he went through anxiety din before. Pero ikaw, anong natulong talaga sa'yo ng biking? Sa akin, aside from that, kasi malaking factor yun, di ba? Sa akin yung health, kasi when I started cycling, wala akong masyadong cardio exercises. And I was diagnosed with hypertension. Alam ni Matt yun. So, for a time, I had to take maintenance. So, in denial ako nun. So, I really had to, go through a lot of cardio. So, ngayon, wala na? Hindi na ako nag-maintenance. Yes. And before, hindi ko talaga maakit yung sumulong. Ilang tukod? Siguro mga 4. Oh, it's a tie tayo. 4. It's a tie. And tatlong beses ko binalikan yun. Para lang dire-diretso. Para dire-diretso, yes. So, ngayon naman, na ang dami-dami mo ng bike, sabi mo nga kanina, off-cam, hindi ko sure kung natanong ko na on-cam kung pinag-aawayan nyo ba ni Mitt. Meron ba kayo ever bike dito na napag-aawayan nyo? Because parang for her, sobrang splurge naman yan for a bike. Di ba, ang dami kasi mga nagsasabi ng gano'n, na pag bibili ka ng mahal ng bike, hindi ka bibili niyan. Ano
yung kaiba niyan sa bike na sakto lang yung presyo. 'Di ba? Wala yan sa bike, nasa ano yung pedal yan, nasa legs yan. I think after the fourth bike, napagod na siyang mainis. Anong doll? One, two. Wala parang dito after nung S-Works. Paano mga eksena ni Mrs.? Pagka may mga bagong bibiling bike. Oh, may bagong bike ka na naman. Ba't di mo kinukwento sa akin? Ganun lang. Ganun tas lang. Afternoon, wala na. Tas, pero nung afternoon, wala na siyang sinasabi. Wala na. Tapos sinasabi ko sa kanya, uy, alam mo, may bagong jersey na maganda. So, binubudol ko siyang bumili ng jersey. Sinasama mo na lang siya sa budol. May bagong magandang helmet, may bagong ganito. Anong tip mo sa mga mister na merong mahigpit na misis na kailangan talagang magpaalam muna bago makabili ng mga bike na mamahalin kasi, di ba, para sa mga babae, ha, luho lang yan. Di ba, bili na lang natin yan ng property. Sabi nga ni mami kanina, alam mo ba, Cha? Sabi ko sa anak ko, ibili mo yan ng property. Ang sagot ko kay mami, mami, di mo masasakyan yung lupa. May ipon. Di ba? Oo, hindi mo siya masasakyan. So, ano advice mo dun sa mga lalaki na merong mahihigpit na wifey? It's either ayaw sila payagan masyado mag-ride at ayaw din sila masyadong payagan bumili at mag-splurge sa mamahaling bike. Siguro basta importante if you buy something and ano, pakita mo if sa it makes you happy. Oh, parang pakita mo sa wife mo na you're using it often kasi parang yung iba bibili ng mahal, hindi gagamitin or ginagamit sa ibang paraan, may ano. So ako na, alam naman niya, ever since pag nagbabike ako, daily, tas mag-isa lang ako nagbabike. Wow, napunta yun dun sa at least, ay ako, ilang beses ko na narinig yan. Buti nga, bike, hindi babae. Diba? Oo. So, any last tips para dun sa mga gusto maging bike collector, kagaya mo, at ganito rin mga bike ang gustong kolektahin? Buti hindi ka umaabot sa point na broke na minsan, o sobrang yaman mo lang talaga. Kasi alam nyo, when we started biking, tapos nung nahook kami ng nahook, doon ko na-realize na grabe ang gastos pala niya. Magastos pala talaga. Hindi ka pala titigil, kaka-upgrade. May ano ba? Meron bang like, meron ka ba na parang stop na? Or wala, parang kailangan mo rin ng advice when it comes to splurging on bike? I think personally, na-control ko naman. Na-control mo with 7 bikes ah? Na-control mo pa yun. Parang yung mga pinambili ko naman dyan is like, parang ano, nasa tabi. Parang it's not your like savings galing, naman, di ba? Parang kumbaga, it's really meant for something na ano. Kumbaga, kung bibili ka ng mga mamahaling bike, dapat meron kang savings na, meron ka na rin mga investments, and dapat meron ka pang splurge. Wala naman akong pinanghutang pambili ng bike eh. Before ba ano, ma-addict sa bike, meron ka ibang kinaadikan? Kasi may mga kilala ko, ako personally, addict ako sa luxury bags before. Siya rin. Hanggang ngayon siya. Ngayon, gusto ko na silang ipenta for bike. Ganun, hindi totoo, ganung level. Watches. Hanggang ngayon, addict ka pa rin. Hindi na. Hindi na. Parang, pag nakuha mo na yung pinakagusto mo, parang you stop. Parang ganun. Masaya ka na. Ganun nga din sa bike. Nakuha ko na yung pinarelo, so stop na ako. I don't think you're gonna stop. Okay, anyway, we'll pal. We'll see. Any final words sa lahat ng mga ito? Parang, kumbaga, na-amaze sa mga bike collection mo and ano naman advice mo? Kasi in all fairness naman, there's nothing wrong if wala kang pambili ng high-end bikes. Yes. Dahil ang dami natin nakikita ng mga nagbabike, mura lang yung bike nila, pero grabe, grabe umahon, iniiwan ka talaga. Wala talaga siya sa bike. What's your advice naman doon sa mga gusto nito pero hindi kaya ng budget? I think you just start out with something na will really get you from point A to point B. You know? Hindi naman importante yung sobrang mahal ng bike. Basta na-enjoy mo yung ginagawa mo. And in fact, one thing I like about cycling is the community. Sabi ko nga kay Matt, alam mo, cycling yung... Ang liit lang, no? Oh, yung parang sport na... Kami ni, ano pala, Pao, nagkakilala kami sa Instagram lang. Yes. And yung randomly may mag-greet sa yung good morning, ganun. Oh. So, ang sarap, parang ang dami palang mabait na tao. Although, marami ring... Mga, kasi meron kang hindi magandang experience yung nakwento mo kanina. Mga ganun, yung parang pag hindi maganda yung bike, yung parang ang pangit ng tingin sa'yo. Yung parang di ka welcome. Yung ganung feeling. Pero yun yung na-feel mo. Kaya ka nag-start na, ganun. ganun. Yan yung bike nyo. Teka. Pag nakasalubong ko sila, ride mo to sabay-sabay. yung Decathlon B-Twin. Tapos, actually, tinitingnan ko yung mga bikes ko noon. Parang, ba't nga ba yun yung bike na gamit ko? Kasi parang,
Ewan ko, hindi pa kasi ako maalam sa bike nun eh. Yeah. So, slowly, nakapag-ipon and then yun, nakapag-build ng mga bikes. At di lang isang bike, sobrang daming bike. And if you have any questions about bike, ako pag meron akong gustong bike, pini-PM ko siya, hanapin niyo siya on Instagram. It's Joy of Cycling. I thought at first, nung di ko pa na-scan yung Instagram mo, kala ko girl ka. Maraming nagsasabi nun, Miss Joy, ganyan. So, ayun po yung Instagram niya. Pwede niyo siyang PM, mukhang wala namang bayad magpa-consult kung okay ba yung... Kasi every time may gusto ko, sisend ko sa kanya yung picture, sisend ko sa kanya yung specs ng bike, pati yung price. And sa'yo talaga kami nakikinig ng asawa ko kasi ang dami mo ng bike. At saka importante kasi you also have to learn yung hobby mo, yung passion mo. And ganun pala yun. Hindi pala pwedeng sakay lang ako ng sakay. Hindi, dapat ikaw rin nagme-maintain ng bike, naglilinis. Nandiyan naman yung asawa ko. Yun. And marami na rin akong natulungan, nabigyan ng bike, helmets, saddles. Si Paul, yung saddle na isa, yung cell, yung sa gravel bike niya, I give it to him. Wheelset. Kung may ibibigay ka sa akin, alin yung... Pakipasok. Pero ito, no joke, kung meron kang ipamimigay na isang bike, ano yun? It's either the Canyon or the Factor. Okay, pero wala ka pang bibigay sa akin ngayon. joke lang, na-pressure. Ah, baka meron kang mga gustong i-promote or whatever. Baka magsa-start ka na rin ng YouTube channel. Well, I'm a frustrated vlogger. Lahat, sabi ko nga kanina, marami akong videos, hindi ko lang na-edit. Ito yung problema. Pero, ito na yung sign for you to start vlogging. Hindi, tsaka wala rin time because of work and all. No? Pero again, just ride your bike. I think yung bike yung nag-replace sa typical traveling that we did before the pandemic. Kasi you can go places, discover people, ganyan. New things to do with cycling. And very good for the environment and the health. Yan. So thank you so much, Pao, sa pag-welcome sa amin dito sa bahay niyo. Actually, hindi pa kami aalis, may kikain pa. Yes. Ito yung ano? Mamilimit ang kapal na mukha ng babaeng to. Ano kapal na mukha ng babaeng to? Pag may nawalang isang bike, alam mo na kailangan nila. Thank you so much, Paolo Aves. Guys, follow him on Instagram at lahat ng mga questions nyo about cycling sa kanya nyo itanong, alam nyo talaga lahat ng sagot. Thank you for being with us today. Sure, no problem. At ayan nga guys, don't forget to like and to subscribe dito sa ating YouTube channel. Next time, tignan natin kung sino yung next na ipi-feature natin na meron pa bang hihigit kay Paolo? Dun sa 7 bikes niya na super mamahalin, may hihigit pa ba sa kanya? Malalaman nyo yan soon. Thank you guys for watching. Bye-bye! See you on my next vlog! Guys, ang ganda. Habang busy sila, uwi na natin to. Mag-iisa-isa tayo.